alam nyo, itong topic na ito ay paulit-ulit nang itinatanong. Kaya ginawa na natin ng vlog. Ito ay naging ano na eh, kumbaga ay naging laman na ng aking inbox. Pagkarami-rami nagtatanong, yung iba'y hindi ko na nasasagot. Kaya nga gagawin ko na ng vlog eh, para na sa ganun ay isang panoora na laang. So hindi ko na yung sasagutin. Panoorin nyo na lang ito. Okay? So bakit nga ba umikli yung inyong regla? Yan ang tanong nila eh, 6 days, tapos eh, naging 1 to 2 days na lang, tapos umunti yung regla. Dati malakas, umunti. Siyempre, ma-upset nga naman sila, o kaya mag-worried sila, kasi sanay sila ng marami, madami yung regla, tapos ilang araw, tapos biglang nawala, nabawasan yung araw, tapos nawala yung malakas sa regla, umunti na lang. So, eto, banggitin natin, or isa-isahin natin yung mga dahilan. Una, maaaring ikaw ay namamayat o bumabagsak yung timbang mo. Maaaring nagda-diet ka o kaya ay ikaw ay maaaring na-stress, walang gana kumain o ano man dahilan, basta ikaw ay nabawasan ng timbang o namamayat. Kaya ang regla mo ay umunti at umikli. Okay? So, ang maganda naman dyan, pagka ikaw ay bumalik sa dati yung timbang mo, o umangat yung timbang mo, nadagdagan, bumabalik din yung regla. Okay? Usually, bumabalik. So, paano mo nga naman malalaman kung ano yung tama ang timbang para sa'yo? Gamitin mo yung BMI chart. BMI chart. Type mo lang. Dito sa Google online, type mo lang, BMI chart. Okay? So, sa BMI chart, pag binuksan mo, may makikita ka doon chart. Siyempre, BMI chart nga eh, no? Tawag doon, body mass index. So, nandito sa kaliwa, makikita mo sa kaliwa ng chart, ay merong height. So, titingnan mo kung anong height mo. Tapos, dito sa may papaganon na part, nandito yung kilogram. So, kung titingnan mo yung kilogram mo kung ilang kang kilogram. Tapos, pagtatapatin mong ganon. Meron naman dito instruction eh. So, malalaman mo kung ano ang BMI mo. Lalabas dyan kung ikaw ay underweight. Lalabas dyan kung healthy yung weight mo. Lalabas din dyan kung overweight ka or obese ka. Ang ating titingnan dito sa topic na ito ay kung underweight ka. Kasi pag underweight ka, yung iyong regla umiikli at umuunti. Okay? Yun. So, sunod na dahilan ay ikaw ay nagpalit ng pills o nag-i-start ka pa lang ng pills. So, pagka ganon, talagang ang iyong regla ay naapektuhan yung mga araw. Umiikli, umuunti. Okay? So, yun. Pills. Another reason ay meron kang tinitake ng mga gamot. Like, for example, nainom ka ng pain reliever, yung tinatawag na NSAID. Anong example ng NSAID? Ang ibig sabihin ng NSAID is non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ito yung mga Advil, ibuprofen, yan, Alaxan, yung naproxen sodium, kilala yan sa brand na Esquilan, at saka Flanax. So, yan yung mga pwedeng magpaikli ng iyong regla. Pero pag tinigil mo yan, babalik din ang regla sa dati, yung dami ng araw. Okay? Next ay yung gamot na para sa depression, at saka yung gamot sa thyroid disease or disorder. Yung bosyo or may problema ka sa thyroid gland. So, yung mga gamot na tinitake mo na yun, maaaring yun na naging cause kaya umikli yung regla mo at umunti. Okay? At saka steroids. Okay? Mga gamot. Next ay may PCOS ka. Yung PCOS, ang big sabihin nun ay polycystic ovarian syndrome. Ito yung condition kung saan nagkakameron ng cyst yung iyong ovaryo. Dahil sa hormone na tinatawag na androgen. Yung androgen na yon ay dapat ay maunti sa katawan ng babae dahil yon ay hormone ng lalaki. Pero meron din ng mga babae. Ang marami kasi sa mga babae, estrogen. So, nangyayari, yung hormone na yon, yung androgen, tumataas. Naapektuhan ngayon noon, nung condition na yon, yung regla, umiikli. Okay? Yan. So, yun ang dahilan, may PCOS. Okay. So, may magtatanong sa inyo, sir, paano na yung malalaman? Siyempre, pa-check up kayo sa UB, i-ultrasound kayo, or iba-blood, at iba-blood cam kayo. Okay? Or kung ano man test ang papagawa para malaman kung ano ang nangyayari sa ovaryo, kung may cyst nga ba o may PCOS nga ba. Okay? Yun. Next na rason ay maaaring ikaw ay
nag-underwent na o nakaranas na ng tinatawag na DNC o yung niraraspa. Pag kasi ikaw ay niraraspa, pwedeng magkameroon ng scarring ang iyong o nagpeklat ang iyong o kumapal yung iyong loob ng matres. Nakakaapekto din yun. Okay? So, nakakaapekto, nakakaikli din yun ng period mo pag ikaw ay merong experience na doon sa procedure na yun. Yung DNC o dilatation and curettage sa Tagalog ay niraraspa ay ginagawa sa mga naaagasan. Yun yung mga nakukunan, syempre, naaagasan nga. So, para matanggal yung baby na nadurog doon, yung baby na hindi nabuo, na hindi tumuloy, niraraspa. Unfortunately, naapektuhan yung linings ng matres at yun ang nagkukos, no, para magkameron ka ng ganitong klase ng pag-ikli ng regla. Ang tawag dito ay Usherman syndrome doon sa pangyayaring yun. Okay, pero ito naman ay hindi common. Okay, pero nangyayari. Okay, nangyayari siya. Kaya nagkakameron ng pag-ikli ng regla. Okay, nagkakameron ng scarring. Okay, ng peklat. Kaya nagkakameron ng less bleeding o pagre-regla. Okay. May magtatanong sa inyo, eh, sir, paano naman madadiagnose yun? Hysteroscopy ang tawag. May papasok na camera or aparatos doon sa loob ng inyong puwerta, dire-diretso doon sa inyong ovaryo, ovaryo sa inyong uterus o sinapupunan, nakikita yun. Okay? Next sa dahilan, meron kang problema sa thyroid gland. Yung may mga bosyo. Okay? May problema dito. Okay? Kita nyo naman yun, minsan lumalaki. May kita nyo. Minsan kasi hindi nalaki pero may problema. Okay? Thyroid gland yun dito. Next ay stress. Ang pagka ikaw ay stress, may pinagdadaanan ka sa buhay. Let's say, for example, nakipag-iwalay yung asawa mo, nawala ka ng trabaho, nag-pandemic, nagbawas ng tao sa company, namatayan kayo, huwag naman sana, ano pa. At kung ano-ano pang maraming nakaka-stress na mga bagay-bagay, lalo na sa kumpanya, sa trabaho. Okay? Maapektuhan yung regla nyo, iikli, uunti. Okay? Last but not the least, malapit ka na pong mag-menopause. Ang tawag ay perimenopause. So, yan yung na-experience sa isang babae bago sila mag-menopause. Usually, 40 years old and above. At ito po ay signal na o sinyalis na na kayo ay malapit na mawala ng regla. So, yun. Malapit na kayo mag-menopause. So, huwag po kayo mag-alala doon dahil yun ay normal. Talaga namang yun ay pinagdaraanan ng lahat ng kababaihan. Yun lamang po. Maraming salamat. See you in my next vlog. Hopefully, nakatulong ito sa mga nagtatanong. Bye for now.